tanungin natin to si ano, si Butlig. Butlig. I-accept mo lang para pag-uusapan natin yung grabe naman yung ano nyo. Kapag ang isang tao kaya siya nag-seminar ng Catholic Petipender dahil po gusto niyang ipagtanggol yung simbahan. Magandang gabi po sa inyo, bro. Magandang gabi sad sa'yo. Okay lang. Ang buwad na mga mangaral, bro, sa panuntunan ng Biblia. Tulad sa 10 utos na nakasulat na huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos, inakaroon kayo. Wala, bro. Hindi naman kami kaming Katoliko, bro. Hindi kami nagkaroon ng ibang Diyos. Kayo 'yon, Sabadista. O ano yan? Ano yung tingnan mo. Ayan oh. Ayan oh. Alam niyo ba kung bakit nasabi ko sa iyo na kayo? Sandali, sandali lang. Alam mo ba kung bakit nasabi ko sa iyo na kayo yung nagkaroon ng ibang Diyos? Dahil po sa first commandment mismo ha. Sinabi na ng Panginoon, ito. Sinabi ng Diyos, first commandment tayo. O ito. Pati si ano, si Junilito Bulawan, inamin talaga niya. Ayan o, sa verse 3, Exodo, Kapitulo 20, Versikulo 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sa ibang version, huwag kayong magkaroon, sasali lang, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Dito sa magandang balita po, kasi wala po akong Tagalog version na yung may 7th Adventist ha, meron ako Bisaya at saka English. Ayan o, dalawang English saka isang Bisaya. Sinabi dito, tinan mo ha, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Question, itong Biblia na may logong Seventh-day Adventist na Bisayan translation, ayan o, ang nakasulat po dito is Jehovah. Sa Old Testament ha, Jehovah po yung nakasulat. Tinanong ko si Bulawan, yung kasama mo, ito po ba tunay na pangalan ng ating Panginoong Diyos sa term Yahweh? Sabi niya, hindi po. So, ibang Diyos to. Kasi hindi pala ito si Jehovah. O kayo pala may ibang Diyos eh. Wala kayong problema dyan. Wala kayong problema. Wala kayong problema na may iba kayong Diyos. Ano ba lang? Dito naman. Butlig! Nakakatawa ka, Butlig. Sinabi mo, wala kang problema, di ba? Na mayroon kayong ibang Diyos. Dala-dala mo yan eh. Ang dala-dala? Ito? Ito? Ito ba kayo sinabi mo? Hindi namin Diyos ito. Oy! Wala namang Katoliko. Ito nga. Ako naman talaga si Butlig. Wala namang Diyos yan. Oy! Wala namang Katoliko na kinikilalang Diyos ito. Ikaw lang, kinikilala mo itong Diyos. Di, yung sinabi sa Biblia, sandali lang. Kaya nga nagkaroon kami. Sandali ito lang, po yung simbolismo lamang. Visually, kumbaga ika nga. Pero hindi namin ginawang Diyos ito. Kahit anong mga kawangis, dinusod ka pa dyan. Kuwan na mangaran. Kahit anong ko, wala naman tayong problema. Sumusunod ba yung Katoliko doon sa binanggit na Biblia na bawal kayong gumawa ng mga kahit anong ima? Sumusunod kahit naman yung Katoliko. Wala naman problema yun. Hindi po Diyos namin to. Oy, Butlig, hindi po Diyos namin to. Kapag ginawa mo itong Diyos, ikaw yung may problema, hindi ako. Ito. Sige, magtanong ako sa'yo. Magtanong ako sa'yo, ha? Magtanong ako sa'yo. Para sa'yo, Diyos-Diyosan ba ito? Oy, Diyos-Diyosan, hindi yan Diyos. Ikaw pala may Diyos-Diyosan, hindi ako. Kahit anong mga tuwag tingnan mo. Ikaw pala may Diyos-Diyosan, hindi ako. Dahil kaming Katoliko, never namin kinikilala itong Diyos-Diyosan. Ikaw lang pala kung may kilala, ano ka ba? Gamihin na parang kakasulat. Parang klaro yan eh. Mga ano? Bagay nga na nasa sulat. Na huwag kayong magkaroon ni anumang mga wangis. Maging wangis man sa langit. Maging wangis sa iba pa ng loob. Walang problema yun. Hindi ginawa ng Katoliko yan. Ibig bagay sabihin. Bro, ganito yan bro. Ibig bagay sabihin, gumawa ba kami ng kung anong kawangis doon sa langit? Sino ba yung kinikilalang Diyos-Diyos na nasa sa God of Heaven? Sino ba yung God of Heaven na kinikilala ng mga Roman?
si Santa Maria ba? Mali ka po. Dapat pag-aral ka. Naku naman. Nakakatawa ka tuloy. Ikaw pala may Diyos-Diyos. Magkaroon. Normal na magkaroon kami. Oy. Oh, kaya. Bro, bro. Ganito yan, bro. Ganito yan. Normal lang magkaroon. Normal lang na magkaroon kami ng ganito dahil visually po. Ito po yung ano ni Jesus Cristo. Simbolismo. Hindi po ito tunay na. Ito na yung Diyos namin. Ginawa mo itong Diyos-Diyos eh. Ikaw pala may Diyos-Diyos. Lahat sa ibaba ng lupa. Wangis yan. Wangis. Matawag ka ano, bro, hanggang ngayon, bro, sirado pa rin yung utak mo, bro. Bro, yung issue natin dito, bro, yung si, ano, si Roger Goyo, wag na lang tayo sa mga revoltology, bro. Tapos na po yung, ano, yung, siguro, magtatapos na yung election, ito pa rin yung issue nyo, revolto. Ah, magpapasko na, revolto pa rin. Oh. Yung pinag-uusapan natin dito, sandali, yung pinag-uusapan natin dito, si Roger Goyo, yung nagiging pastor na siya ng Sabadista, dati Catholic Pintipinder. Hindi ako naniniwala. Patuloy mo yan. Hindi ako naninira. Oh, naninira. Patuloy mo yan. Oh. Hindi lang ako naninira. Sa tingin mo, bro, as a member of the as a member of the Seventh Adventist Church, tama kaya sinabi niya na siya ay si FD? Eh, ngayon ko lang narinig sa'yo yan eh. Oh, naipost ko yan sa Facebook, di mo ba alam? Ngayon na ako bumuklat. Eh. Bro, ano ka ba naman, bro? Kahit nga yung taga-bukid, bro, na hindi marunong mag-log out sa Facebook, alam nga yung issue, ikaw pa. Naku naman, oo. Nasa ako eh. Oh, bro, ano, ito. Anong masasabi mo kay Atty. Bimbim sa Banal, sikat na celebrity, na lumabas po sa inyong simbahan at nagbalik loob sa Katoliko? Ay, wala naman kami yung ano dyan eh. Basta kung ano ang katotohanan, yun lang ang pinaglalaban. Ayan nga, pinaglalaban ni Bimbim ng katotohanan at saka hindi mo alam, attorney yun. Eh, karamihan sa mga atos na hindi naman lahat ng totoo ay tama. Tama. Alam niyo si Butlig talaga, oh. Lagi kang patawa, Butlig. Ito naman, mga atos na hindi naman lahat ng totoo ay tama. Oh. May tama naman na pwede balik ka rin na sabi ko yung mali. Yan ang mga ano, yan ang mga pinamatot niyo. Mabuti kong nakapokus sila ng pag-aral dyan sa tungkol sa mga kuan, mga salita ng Diyos. Mga ano? Bro! Tulang lang sa mga research dyan. Ganito bro, ano bang explanation mo nito bro? Bakit ang mga Diablo ay takot nito? Takot? Oh, di ba alam? Ha? Nasa Biblia ba? Natakot ang Diablo. Anyway, hindi mo ba alam na ang mga Diablo ay takot dito? Baka nagpatakot-takot lang dyan. Ako nga rin. Baka nagpatakot-takot, anong? Baka nagpatakot-takot lang, ano ba yan? Hey! Para sabihin na talagang ano sila eh. Matakunwari. Alam mo, bro, ganito yan bro ha. Sa simbahang Katolika bro, kumbaga ipapasok pa ho ng sako ng simento yung mga kaso ng eksorsismo, hindi na po mapapasok, hindi na po malalagay dahil sa sobrang dami. Sandali lang ha, sa sobrang dami ng mga kasong eksorsismong nagawa ng simbahang Katolika, hindi po nila kaya itong hawakan. Dahil po sa kanila, ako mismo ha, experience ko yan, na nagkaroon ng poses yung mga kaklase namin dati, doon kung taon na yun. Hindi kayang hawakan nito dahil mainit. At saka takot po sila nito dahil ayaw nilang tignan. Kaya nga, nag-explain ako sa iyo. Sandali lang. Nag-explain ako. Kaya nga, sinabi ko sa iyo, bakit takot yung mga demonyo sa mga ganitong bagay? Wala ka naman bro, acting lang yan sa madimonyo bro. Kung totoo yung gamitan natin ng ano, yung common sense, yung ang mga demonyo at, yung demonyo at yung Diyos. Eto. Mag-usap naman sila. Bro,
Ganito bro, sa pagkakala mo, natutuwa ba ang demonyo do sa ginawa ni Kristong nagpapako siya sa cross? Natutuwa ba ang demonyo? Nagagalak ba ang demonyo? Nagpipiesta ba ang demonyo nung si Kristo'y pinako sa cross? Yes or no? Nagagalak yun. Nagagalak siya? Naku! Oo. Naman! Nagagalak yun. Baka naman. Nagagalak. Ano bang nangyari? Bro! Hindi po nagagalak, hindi nagpipista ang demonyo. Ah, tandaan mo. Yung naipako si Kristo sa cross, ang nagpipista po yung kasamahan niyo ng yung unang kasamahan niyo yung mga sabat keeper. Kaya nga panay mura do sa harap ni Kristo. 'Di ba? Alam mo ba 'yon? Nagmumura kung ikaw ang anak ng Diyos. Ligtas mo yung sarili mo. Baba ka doon. 'Di ba? Si Satanas, sandali lang. Si Satanas, hindi po siya natutuwa sa ginawa ni Kristo. Dahil in the first place, kasi tinanggal ni Kristo yung kasalanan ng mga tao. Tinubos ni Kristo yung mundo na ayaw naman ni Satanas. Bakit sabihin mo hindi nagagalak? Ano? Nagpipiesta si Satanas na tinubos ni Kristo ang kasalanan ng sanlibutan? Kasi sigurado ka pa doon nung nakapako sa cross niya kasama ni Jesus. No, hindi. Bro, hindi yun issue dito, bro. Kung sino ba yung pinako sa cross, kasama ba yung Jesus, o ano. Yung issue natin dito ba, nagagalak ba, nagpipista ba yung demonyo? Buhat nung nalaman ng demonyo na si Kristo, tinubos niya ang ating kasalanan, nagpipista ba? Yes or no? Ay, nagpipista yun, dahil ang akala nila, tagumpay na sila, pero hindi sila tagumpay. Natatawa tuloy ako sa iyo, bootleg, hoy! Ano ko ba naman? Ang akala nila dumungo, nagtagumpay na sila, pero hindi sila tagumpay, no? Hindi sila tagumpay. Talagang doon si bootleg ko. Hoy, halimbawa bootleg, ay ganito ha. Bootleg, halimbawa lang to, hindi ko naman sinabi sina Diablo ka. Halimbawa lang, ikaw yung Diablo. So, ikaw, pag halimbawa lang ito, huwag mo sabihin na tinatawag kitang Diablo. Halimbawa lang, ikaw yung Diablo. Pagkatapos nakita mo ang plano ng Panginoong Hesukristo na tutubusin niya yung mundo sa atin, tutubusin niya yung kasalanan ni Kristo. Ikaw na isang Diablo, matutuwa ka ba sa gawain ni Kristo? Eh, pag-jablo yun. Hindi, yun, matutuwa yun. Sinabi mo, magpipiesta yung demonyo na napako si Kristo sa cross. Ano ba yan? Hindi yun matutuwa. Ayun. Yung sa kamataya na Kristo, nagagalak na yun, si jablo yun. Bro, alang-alang sa iyong kaalaman, bro, si Satanas, hindi po siya natutuwa sa ginawa ni Kristong pagpapako sa cross. Kaya nga, hanggang ngayon, takot siya sa mga ganito dahil dito po sa cross na ito, natalo siya. Imbis na sa kanya na sana yung sanlibutan, ang ginawa ni Kristo, bumaba siya rito at tinubos niya tayo. Si Satanas, dyan siya natalo. Kaya nga pumasok siya ni San Pedro. At sinabi ni San Pedro, 'di ba? Si Satanas, bro. 'Di mo ba alam? St. Matthew chapter 16 verse 23, pumasok po si sa senaryong yaon, pumasok po ang Satanas sa isipan ni Pedro. Kaya nasabi ni Pedro 'yon that napigilan si Kristo sa kanyang plano, hindi, sa kanyang gawain, sandali lang, pinipigilan niya. Kaya nga alam ni Kristo na demonyo yung nasa isip ni San Pedro. Kaya nga sa 23, sinabi mismo ni Kristo, layas ka Satanas, yung isip mo hindi isip ng Diyos, isip lang yung tao yan. Kasi ang gusto kasi ni Satanas, bro, ganito ha, ang gusto kasi ni Satanas, pigilan si Kristo. Hindi mapipigilan si Kristo dahil nakaplano na yan. Nakaprogram na yan. Na yan talagang... Sandali lang. Hindi na natakot yan.
No, ibang bukid na yon. Bro, ano nga pala ulit pangalan sa bukid na yon, bro? Bro, ano nga ulit pangalan sa bukid na yon? Tinatawag yung Mount of? Ayon sa kwan, sa Lucas 4, Amateo 4, oh. Sinukso ni Dablo, dinala sa bukid. Anong pangalan sa bukid na yon, bro? Bro, anong bakit, pangalan sa bukid na yon? Yung babang, sandali lang. Ano ba tawag sa... Yan pa kaya hawak-hawak mo matatakot yan? Tinukso nga, ganito ha, bro. O, tinukso, wala tayong problema nun. Wala tayong problema, tinukso naman talaga si Kristo. Pero ang tanong, anong tawag sa bukid kung saan si Kristo ay tinukso? Yan ba yung Mount Apo? Dinala siya sa bukid. Wala, kaya anong tawag sa bukid na yon? Mount Apo? Mount Everest? Ano yun? Dinala siya sa bukid, yun ang nasa sulat. Kaya nga, ano bang klaseng bukid na yon? Bukid nun ba yon? Mount Apo? Ano ba yan? Sabi mo, natatakot. Sige bro, tuturuan kita. Hindi naman alam ito si Butlig. Tuturuan kita, yan po yung tinatawag na Mount Temptation. Wala mo na yan. Alas mo talaga, alam mo bro, kasi hindi naman bro. Oo, kaya nga, ultimo bukid din nga alam. Mount of Temptation yun. Tinatawag yan na Mount of Temptation. Dahil dyan po tinukso si Kristo. Kaya nga, ang Diablo takot nito dahil alam mo ba kung bakit? Yung sinabi ko sa'yo, dito po siya natalo. Kaya hanggang ngayon, yung mga demonyo, kapag nakakita ng ganito, magwawasak yan. Manghaharas yan. Yung natatakot sa, yung mismong nakita niya sa personal, parparapan, at natakot. Kaya nga, nagtataka ako sa'yo eh. Hanggang ngayon, takot ka pa rin sa crucifix. Hindi natatakot sa Diablo sa personal. E alam nga naman kasi, bro, para makaakit ka ng mga membro, bro, anong gagawin mo pag ikaw yung Diablo? Diba? Sandali lang. Kung ikaw, bro, anong gagawin mo, bro, pag ikaw yung Diablo, bro, na gusto mong makapag-akit o umakit ng mga maraming membro? Ikaw po ba'y mag-anyong Diablo talaga? O anong gagawin mo? Ay, mahalay ko dyan. Basta pero, bro, nagtataka nga ako sa'yo, bro. Sandali lang. Nagtataka nga tuloy ako sa'yo, bro. Alam mo kung bakit? Nagtataka. Hindi ka ba nagtataka, bro? Sandali lang. Hindi ka ba nagtataka na sa bawat senaryo... Oy! Hindi ka ba nagtataka na sa bawat senaryo ko sa live na ito, ginawa kita example na Diablo? Sandali lang, huwag ka sumapaw. Dahil yung mga taong mananapaw tao, hindi po pwede sa langit yan. Tanong po yan. Bro, hindi ka ba nagtataka, bro? Sa bawat senaryo ng live ko, ginawa kita example Diablo, pumayag ka naman. Para natin ang ano, yung mga... Oh, bro. Hindi ako pumayag, bro. Nagawin akong Diablo, bro. Para malang... Luda na talaga tuloy ako sa'yo, bro. Yung mga lurika na wala tayo. Bro mo, matakot ang Diablo dyan. Sa personal ni Kristo, hindi natakot. Ginalakot sa bukid. Para ipasap... para sambahin si Satanas ni Jesus. Hindi siya natakot na mismong Diyos personal. Yan pa ba'y ginawa ng tama ng tao? Bro, kanina bro, mayroon ako nakitang video. I don't know kung na-viral na ba ito. Wala. Sandali lang. Naku naman, sabo ka ng sapaw eh. Pakinggan mo muna. Nako. Yeah, para magkaintindihan tayo. Wag kasapo na sapaw, ano? Oh, sige. Kanina po, mayroon ako nakita sa Facebook si alam mo ba siguro sang ang kamatuo ano si sang sa katarungan man siguro na or yung kay Yakwan, kay JR Lumaray. Mm. Ha? Alam mo si Kwan? Si ng kamatuoran. Hindi yan. Si ano, si JR Lumaray, yung may Facebook page na... sandali lang ha. Hahanapin ko ito si ano, si JR Lumaray. Siya po yung nakalabang ko na debate dati. Sandali lang ha. Sukaranan sa kamatuoran, si JR Lumaray. Nag-post siya doon na yung mga kasama nila doon sa, I don't know kung dalawa, tatlo ba yun? Yung sa loob mismo ng simbahan na, na-possess ng demon,
Actual na process talaga yon. Sa araw mismo ng Sabado, nag-caption siya talaga, sumanib yung demonyo mismong sa araw ng Sabat. At saka, doon sa ano naman, sa tawag nito, doon sa Biblia, ang senaryo, yung demon din, pumasok sa sinaguga at sumapis sa ng tao. Parang nagkahawig kayo, bro! Kawawa naman talaga, bro. Kawawa talaga, bro. Dahil na alam mo, bro. I don't know kung ilang... Sandali lang. Alam mo, bro, kung hindi ko natandaan kung ilang duration yung video na yon sa kanyang na-post, na ina-upload, na ano sa Facebook. Wala po talagang effect yung mga prayer ng ano, bro. Kahit ginigitara ng mga miyembro nila, bro. Walang effect. Kawawa naman, unlike sa amin, bro, pag may napusis, isang panalangin lang, pare, isang bindita, wala na kagad. Diba? Oh, kawawa, bro. Kaya nga, naisipan ko na lang, bro. Kawawa talaga, bro. Ito, bro. Sandali, bro. Kawawa talaga, bro. Nanood ako, bro. Totoo yan. Kapag nandun lang ako sa loob ng simbahan ng Sabadista, pwede akong tumulong for emergency exorcism. Walang problema yan. Kaso nga lang, malayo sa amin yon. Sigurado ka ba? Mga Adventist yun. Si GR Lumaray nga nag-post sa kanya video yon. Adventist yun. General Conference yun. Hindi offshoot yun. Hindi ka ba aware? Naku. Tingnan mo, bro. Nakat yung video, bro. Sayang naman. Nakat yung video. Sayang naman. Sana pinagtapos sana nila yun. Nakat yung video. I don't know kung ilang duration sa video na yun. Hindi man na umabot ng ilang minuto lang yan. Bro, kahit anong ginagawa lang pag-prayer, bro. Lahat sila nakayuko, nag-pray. Minsan nga, yung sa bandang huli na yun, may nagigitara na, nag-aawit na yung isa. Wala pa rin. Nagwawala pa rin yung babae. Dalawa yun. Kawawa talaga, bro. Yung pastor nyo, hindi man yung nakalayas ng demonyo. Ano yan? Diba, dapat alam mo. Sa simbahang Katolika, bro, ganito ha, sa simbahang Katolika, pag may napusis sa amin, bro, sandali lang, bro. Sa simbahang Katolika, bro, pag may napusis sa amin, bro, mag-react yan, normal. Yung magwawala, yung babae or lalaki, yung victim, magwawala yan. Pagkatapos, mag-iiba busis noon. Kung hawakan mo yon at saka gumanon yung kamay, hindi na yan sa kanyang own, tawag nito, kanyang sariling lakas sa demons na yan. Kahit pa itatakwil ka, pwede. Gawin niya yon. Kahit pa gaano ka kalakas, kasi sa demon na yan. Sa simbahang Katolika, bro, ganito gagawin. Deliverance prayer namin yan, bro. Meron, no? Ito, bigyan kita. Yan, deliverance prayer namin yan. Pagkatapos namin i-deliverance siya, pag mag-react siya kaagad, meron kaming gagawin mga prayer. Hail Mary, magro-rosaryo kami. Bro, alam nyo ba yung confession ng demonyo, bro? Sinabi ng demonyo, bro, na yung Mother Mary na pinaniwalaan ninyo, yan ako natalo. Yung Holy Rosary ninyo, dyan ako talo. Ayaw ko yan. Tumawa ka na pala, demonyo ka! Diba? Patawa ka eh. Totoo talaga yan, bro. Reality yan, bro. Totoo yan. Kasi, bro, kapag pag sinabi nating spiritual warfare, bro, hindi po yan biro. Hindi yan biro. Akala mo ba laro lang yan ng mga simbahang Katolika? Yung mga position, bro, yung mga poses, hindi po yan laro. Apat alam mo yan, na double time na yung mga demonyo ngayon. Kaya nga, kahit ordinaryong membro ng Katoliko ay pinasukan. Pati nga yung mga kaanib dyan, yung mga sabarista, pinasok na rin. Buho ba alam, bro? Ang mga sagradong mga Katoliko, mga orasyonis na mga orasyonis, di ba? Mga devoted Katoliko yan. Yung mga, lahat ng mga klaseng orasyonis, di ba? Devoted niya Katoliko yan. Bakit ang lahat sinasabi nila, ang pinakamaraming demonyo ay nasa simbahan ng Catholic Church. Bro, sandali lang ha. Yung may mga orasyonis, bro, wag mo akong ano yan. Diyan na po ako galing. Sandali lang, bro. Yung sa orasyonis, bro. Sandali lang. Sa mga orasyon, bro, diyan na po ako galing. Dati ko yung ginagawa, meron ng Latin orasyon. Hinahaba ko yun. Sandali lang. Pakinggan mo muna ako. Yung sinabi mo, may bala, nalagyan ng Latin, ginawa ko yun.
Sandali lang ha, nag-explain pa ako. Oh, ginawa ko 'yon. Nung alam ko na bawal pala sa simbahan 'yon, tinanggal ko 'yon. Oh, tinapong ko na 'yan. Alam niyo ba? Tama naman 'yung sinabi mo na may mga talagang Latin-Latin 'yung ibang. Hay, sandali lang ha. Normal. Oh, ito ha. Normal kasi, alam mo, kung ikaw 'yung diablo to. Sandali lang ha. Example ko lang 'to. Kung ikaw 'yung diablo, pumapasok ka ba sa sarili mong kawan? Natural, hindi. Dito ka sa Katoliko dahil hindi po ito kawan mo. Anong gagawin nila sa Katoliko? Sasaniban nila, aakitin nila. Eh, wala nang demonyo umakit sa'yo dahil nandiyan ka na sa demonyo. Ano ka? Mindset ba? Mindset? Pero pangalan ka sa sinabi na, pero pangalan ka sa sinabi na mga orisyonis ang mga demonyo marami sa simbahan. Sa mga maraming mahal. Sa loob ng yung church. Pangalan okay. Merong isang ka, ano yan bro? Nabasa mo siguro yung post sa Facebook. Pero isang pare ay doon, nalimutan ko saan lugar 'yon sa Facebook. Sandali lang ha. Huwag kang sapo ng sapo, nag-explain pa ako. Yan ang hirap sa iyo eh. Paano tayo magkakaintindihan? Oh. Bro, mayroong isang pare bro na sandali lang. Ay, nakikinig ka ba? Mayroong isang pare na nagmimisa siya. Imbis na magmimisa siya, yung mga tao, mga parokyano, sa loob ng simbahan, hindi naka-atensyon sa kanya dahil nandun sa ribulto ni Mama Mary naka-intensyon. Dahil po yung ribulto ni Mama Mary gumagalaw. So, nagtataka yung pare, bakit gumagalaw? Sandali lang! Sandali lang! Sandali lang! Waka sapo ng sapo! Hoy, ano ka ba? Oh, sapaw ka ng sapaw eh. Ang gusto mo kasi mangyari, kayong pakikinggan ko. Kaya nga, ang ginawa nitong pare, para malalaman kung authentic ba yung ano, kasi kapag gumagalaw yung mga imahe na walang dahilan, yan po yung demonic contamination. Kapag demonic contamination, yan po yung example. Yung viral na Santo Ninyong sumayaw, alam mo ba yun? Oh, yan po yung demonic. So, ang ginawa na isang pare, kinuha niya yung monstrans, yung may nakalagay sa gitna na Blessed Sacrament. Sinabi niya, kung ikaw yung tunay na ina ng Panginoong Hesukristo, sambahin mo itong anak mo. Nag-banish yung ano, nawawala yung parang itim na ano, sa ribulto. Yan niya ngayon nagtataka, bakit ba pumasok? Normal pumasok sila kapag yung isang imahe na hindi na-bless ng pare. Pwede yan pasukan ng mga espiritu ng demonyo dahil akala ng mga demonyo, niluluhura namin yung mga imahe sa harap. Kaya nga, ang gusto ng demonyo na sasabahin siya, kaya dito ako pumasok. Eh, maggagawa ako ng milagro dito. Kaya nga bro, kapag ikaw po'y katoliko at gusto mong bumili ng mga imahe ni Mother Mary, yung mga imahe na pang-display mo na sano, ipublish mo yan ng pari para magkaroon ng visa sa Panginoon yan para hindi kakapit yung demonyo nun. Di ba? Dapat, wala na saan ang kapasok mga demonyo sa iba. Katakot pa rin sa mga kuwan. Hindi ito, naman tak... Bro. Bro, alam ng demonyo, bro. Sandali lang. Alam ng demonyo kung may visa o wala. Kaya siya pumapasok nun. Sa inyo, wala nga pumapasok sa inyo dahil unang-una, kasapin na po kayo ng diablo. E paano gagalawin na kayo? Ang galing mo mamaliktad, bro. Grabe. Oh. Dala ko talo sa galing mo mamaliktad. Papapasukin natin ito si Common Sense TV. Yo, kasama mo ito si Bint Adventist. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. Magandang gabi, amigo. Oh, wala. Tingnan na muna tayong Bisaya ngayon, sir. Tagalog muna tayo ngayon, sir. Tingnan natin. Huwag mong tignan, sir. Gawin mo. Gawin natin. Magtanong ako. Sige. Amigong gapo. Oh, magsagot din ako, amigong daig. Yung sinabi mo na kapag mayroong sinaniban ng angel sa loob ng simbahan, yan ay patunay na kasama ang diablo.
ano ba ito katotoo? Kapag may sinaniban sa loob ng simbahan, yan ang, ano ba yun? Pakiulit ang tanong mo. Kasama na sa Diablo. Ano ba yung katotoo? Hindi ko naman sinabi na kapag sinapian kay kasama ka na ng Diablo. Sinabi ko ba yun? Okay. Yung sinabi ni Tatibot, sangayon ka ba sa sinabi niya na kapag sinaniban ng Diablo sa loob ng simbahan, ay kasama na din sa Diablo? Ano ba? Ay, hindi rin ako magsasabing sangayon ako, at hindi rin ako magsasabing hindi ako sangayon. Unless and until makita ko yung statement niya. Oh. Okay. Magpalabas ka muna ng yung no, magpalabas ka muna ng video niya na sinabi niya yon. Kasi kapag sabihin mo kasi bro na sabi niya no, yung sabi niya ganyan, ganyan. Yan po yun pala si Opopuli. Di ba? Pala si Opopuli. Kanyan, yung yun nga pala si Opopuli. Pala si Opopuli ba 'yan? Yung tawag nun. Yung gumagamit ka sa kuan yung gumagamit ka ng ibang tao. Sige, sige. Yung salitang Katolik, universal, represent sa Romano Katoliko. Totoo yun? Sinabi sa sandali lang. Ito, gagamitin natin tong libro na pinos mo, yung The Apostles' Creed. Ito ah, para maintindihan mo, huwag mong sabihin na Katolik, Roma na kagad. O yan, basahin natin to. Para maunawaan mo itong pinos ng libro. Hindi mo naunawaan eh, pus ka na pus, di ka nagbabasa. Can we find the term Catholic? Sandali lang. Ito yung sagot ko sa tanong mo. Can we find the term Catholic in the Bible? In the Bible, we cannot find exact word Catholic as referring to the church. Hindi ibig sabihin pag Catholic ko na, refer na yan sa simbahan agad. Oh. Amen. Sa ngayon, inamin mo na hindi refer yan sa simbahan? Kaya nga mag-ingat tayo dahil mayroon nga iba. Kami din, Brad. Katoliko din, Brad. Kami rin, katoliko rin. Ay, kami rin, katoliko rin. Pero hindi kami Roman. Oo. Oh. Kaano-ano kayo sa Diablo? Yung Diablo di Roman, pero katoliko rin. Dito, kapatid na gato. Butlig na katatapo ng mukha ni Butlig. Oh. Butlig. Sige. Ano bang masabi mo na dito sa Daniel 7:25? Ano bang masabi mo dito? Sa ano yan? Libro na yan? Daniel 7:25. Mayroong taong gustong palitan ang kautosan ng Panginoon. Sino ba yung binanggit mo? Nagtanong ako dahil gusto kong malam sa Daniel kung meron ka pang alam kung sino to. Kapag wala, ay, wag mong ripirado yan sa mga emperor, bro, sa mga imperyo. Dahil pinapalitan nga lang, tama naman yun, pero hindi ripirado sa Katoliko yun. Dahil kapag sa Katoliko ka po nakaripir, binago ng Katoliko dyan, sinasabi na babaguhin pa lang. Sa Katoliko, binago na. Kung sa Bisaya pa, kung baka hindi ka nakakaintindi masyadong ng Tagalog, sa Katoliko, usab na. Sa Bisaya pa na dyan nakaingon, usabunon pa, maninguha pa lang nga usbon. O iba hindi yung giusab na, tsaka iba yung nagpaplano. Alam mo bang salitang prophecy? Kapag prophecy ripirado sa imperyo yun. Alam mo ba kung anong ginagawa ng mga imperyo sa Roma? Pinapalitan nila lahat. O, yung ginamit mong ano, yung tawag nito, yung kalendaryo, saan nakabata yung mga pangalan na July, June. Di ba nakaripir sa mga pangalan ng mga imperyo? Sa mga imperyo? O si Julius, o July, Julius. Yung alam ano, yun. Ano? Yung mga names mo ng ano, ng mga tawag nito, yung mga name ng week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, nakarefer po yan sa ano, sa mga Diyos-Diyosan ng mga Romano.
I'm not ignorant with regard about history of the calendar because in the first place, I have the history book with regarding about the history of the calendar. Hindi ko lang binasa, masyadong mahaba na. Okay. Ang gusto kong malaman, kung alam mo ba kung sino ang fulfillment. Kasi ito. Kasi ang intention mo dyan sa Daniel, ipinagpahit mo sa simbahang katoliko, binibintang mo sa simbahang katoliko dahil ang isyo nito, babagsak rin naman tayo sinong nag-iiba sa Sabado saka, sa Sunday, sinong nag-change. O, dyan lang naman tayo patungo. Ako naman, ibang gimmick mo. Alam mo ba? Ang katuparan nito. Sinagot ko na yan, bro. Repirado yan sa Roman Empire. Sino nga na Roman Empire? Na tao? Imperyo na nga ng Roma. O kaya nga, kung pag tingnan mo yung imperyo ng Roma, marami po silang iniiba. Kailan ba ito nangyari? Sa alam mo, kailan ba ito nangyari? In the first place, kailan nagsimula yung mga imperyo sa Roma? Doon nangyari yun. Hindi mo ba alam? Wala pero bro, si oh, pero bro, ganito bro ha. Alam ko namang nasa isip mo, bro. Iniikot-ikot ko, iniikot-ikot mo ako sa ganyang klaseng usapin. Dahil yung ending po natin Sabado. Alam mo ba kapag tapos tayong mag we're going to tackle about that one. Ipapahid mo naman yun sa Katoliko at sabihin mo, 'di ba? Yung papa ninyo, iniiba na, nag-change na ng Sabado to Sunday. Wala sa Biblia 'yon. Doon lang tayo. Ayo tapatan. Ang tanong ako, nabubuking ka na naman ulit. Wag mong pangunahin ang tanong. Dati yung intro mo. Bro, sandali lang bro ha. Dati yung pumasok ka sa live ko bro sa Bisayan ko natin, yung intro mo, sino ang ama ng pananampalataya hanggang nag-ending tayo sa Sabado. Ngayon, iba rin naman, prophecy na naman. Wala, panito yung pandar mo, bro. We need to, kailangan nating malaman kung saan galing ang katotoo or katotohanan. Yan ang punto. Kung hahanapin mo yung, bro, kung hahanapin mo kung saan galing yung katotohanan, bro, kapag sa Katoliko ka, diba? Minsan, magbasa tayo ng libro. Yun ako, bro. Okay. Introduction, sandali lang. Katotohanan mo, iso, diba? Ito. Magbasa tayo ng libro muna, ano? Introduction toward religious and belief system. Ayan. Tignan natin to. Kung katotohanan, Katoliko yung basahin natin. Introduction sa lesson 5 about ito sa Christianity, page 71, introduction. Ganito yung banggit. Christianity is the religion that is very familiar to Filipinos because the Philippines has become predominantly Catholic since the Spaniard occupied the country from the 16th to 19th centuries. With the spread of Catholicism as one of their enduring legacies to the Filipino people, it is considered the world's largest religion. A religion based on the teaching of Jesus Christ who is considered the Son of God and the Messiah or Savior. Yan, ang katotohanan sa simbahang Katolika, okay. Nakabase po kami sa teaching ng Panginoong Hesukristo at hindi gawa-gawa lang ng Katoliko ito dahil mayroon po kaming batayan. Okay, yan. Susunod na tanong, para din gagawin. Sunod na sagot. Tinitiksing ba ni Jesus ang paniniwala? Sabado rin. Tinitiksing. Malapit-lapit na to sa isang Sabado, bro. Malapit-lapit. Tinitiksing ba ni Jesus ang doktrina ng Rosario? Listen. Tinitiksing ba ni Jesus ang katruan ng Rosario? Okay. Good question. Tama nga naman pala hinala itong si ano, si... Tama pala itong... Bro, manguhula pala itong si Monolito Ginitaran. Ganyang klase ang tema. Doon yan itong tema. Sagot mo. Ito, sagutin. Ay, sandali lang. Sasagutin ko yan. Good question talaga. Tinuro ba ng Panginoong Hesukristo na magrosaryo ta? In the first place, sinabi po ni Apostol San Pablo sa Biblia na bawal po tayong maniniwala sa mga taong hindi naniniwala ng
tradisyon. They not accept the tradisyon. Ngayon, pag sinabi nating tinuro ba, yung Holy Rosary po, yung content niya nasa Biblia. Therefore, kung magrosaryo ka araw-araw, para ka na lang nagbasa ng Biblia araw-araw. Ngayon, tinuro ni Jesucristo, in the first place, kung Biblia ang pagbabatayan mo, wala namang sinabi ang ating Panginoong Jesucristo na magrosaryo kayo. Kahit nga yung mga apostolis, walang aral sa Biblia ang mababasa mo. Kanino galing yan? Galing sa secret tradition ng simbahang Katoliko nang nagpakita si Mother Mary kay Saint Dominic at nagutos na magdasal ka ng rosaryo at ilagan na po ito sa buong mundo alang-alang para kanberso ng mga taong makasalanan. Oh. Kung sa ganun, inamin mo na hindi kitsing ng Kristo yan at sa mga apostol niya. Hindi ko naman inamin, bro. Hindi ko naman sinabi na hindi teaching ng Panginoong Jesucristo yan. In the first place, kapag sinabi, halimbawa ito ha, o meron akong rosary beads, o papakita ko sa iyo ito. Baka takot ka naman ito. Pag sinabi ko yan, bro, sinabi ko ha, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Nasa Biblia, teaching ni Jesucristo yan. Pag sinabi ko naman, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Utos ng Panginoong Diyos yan kay Angel Gabriel to Mother Mary. Kaya nga sinabi ni Angel Gabriel sa Luke chapter 1 verse 28, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Sa Biblia yung mga laman ng Rosario. Oh, nakuha mo yung punto. Pwede magdagdag din po. Sige, magdagdag ka para maunawaan itong si Daig. Kapatid pa naman natin to. Ito ang rosaryo namin. Inutos to ng simbahan. Kumbaga pinayagan ito ng simbahan. At itong rosaryo din namin, ang nilalaman nito ay nasa Biblia. Lahat na nilalaman nito nasa Biblia. Mula nang isinilang si Kristo, hanggang namatay si Kristo sa cross, at hanggang siya'y muling nabuhay. Nasa rosaryo namin yan. Meron ka bang mabasa, or meron kayo makita na apostol na nagro-rosaryo? Wala nga. Pero ano bang masama? Yung alalahanin mo ang kamatayan ni Kristo? Nagtawa lang ako sa ating mga Tagalog dito, okay? Dito. Sandali lang ha. Bro, ikaw ba fluent talaga mag-Tagalog? Baka hindi po kakabisado mag-Tagalog, bro. Mag-ingay ka lang, bro. Baka mahirapan ka. Pwede ka naman mag-Bisaya, pero minsan lang ha. Huwag mong masyadong dagdagan na marami. Kasi lahat po, kasi kapag gabi na, bro, iniiba ko na lang yung schedule ko. Kapag gabi sa live ko, magtatagalog ko. Dahil i-upload po ito sa isang sikat na YouTube channel. Kaya sa punto por punto, puro Tagalog minsan yung mga followers doon. O, hindi nila naintindihan, kaya nga nagtagalog ako. Dahil po, mayroon nag-request sa akin na, Brad, ang ganda sana na live mo, kaso Bisaya, di ko nakakaintindi. Alang-alang na rin sa ating mga kapatid na Tagalog na hindi nakakaintindi ng Bisaya, kaya nagtatagalog tayo. Pero kung marunong kang magtagalog, good. Sige, patuloy mo yan. May tanong ako sa'yo. Common sense TV, bro. Common sense TV to. Marunong to mag-Tagalog. Ang ganda siguro ng pronunciation sa English to. Common sense TV based on fact ministry. Kasama mo, baka mag-iakan dyan. Sige, anong concern mo sa kasama ko? Explain pa siya. Bigyan natin ang time. Baka meron siya ang idea. Sige, bro. Sige. Go. Ito din naman. Itong ginagawa namin rosaryo, patungkol dito kay Kristo at kay Mama Mary, ano masama doon? Dahil ba wala inuto sa Biblia? Masama ba 'yon? Wala naman tayo nag-usap dito ng masama or hindi masama. Ang atin teaching ba ng apostol? Sabi ang simula tayo dito. Kung tignan mo yung scenario, bro, ang rosaryo, dasal po yan. Sana, mag-isip ka naman. Common sense pangalan ng Facebook page mo, bigyan mo ng common sense. Kailan ba nagiging masama ang dasal? Di ba?
Kailan nagiging masama yung dasal? Kung pinag-usapan dito ang masama or ang hindi masama, wala namang nagsabi sa iyo na masama. Ang tanong ko, kailan nagsimula o titsing ba yan ni Jisa at saka titsing ba yun? Yung mga laman po ng, ano bro, sige ganito bro. Yung mga laman po ng Santo Rosario, yung Our Father, nagmula pa yan kay Kristo. Yung mga Hail Mary, nagmula pa yan sa kay Angel Gabriel. Pero yung pag-uutos noon, sa kapanahonan na yan ng ano, tignan ko yung ebidensya. Oh, hanapin ko itong about kaya Saint Dominic at saka kay Mother Mary, yung ano nila, yung conversation po nilang dalawa kung kailan nagsimula. Ito, tignan ko muna ito. Si, ito. Yan, no? It was the year of our Lord, 1214. Ito na, mayroon tayong record dito ha, nung nagpapakita si Mother Mary kay Saint Dominic na nag-uto siya na magdasal ng Santo Rosario. Kaya nga, Our Lady appeared to Saint Dominic accompanied by three angels and she said, "Dear Dominic, do you know which weapon the Blessed Trinity wants to use to reform the world?" Para ma-reform yung sanlibutan, ano sabi, magdasal ka ng Santo Rosario. Ayan nga inutos niya. Hanggang ngayon, sikat yung Santo Rosario na yan. Oh, kaya nga kahit Diablo, matatakot. Bakit natatakot, Brad? Eh, siyempre, yung mga laman nun, dasal mismo ng Panginoong Hesukristo, Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father and to the Son and of the Holy Spirit, makikita sa St. Matthew chapter 28, verse 19. Di ba? O yun. Okay. Sabi dito sa isang source. Anong source? There has long been a tradition in the church that ano ba yung source na yan, bro? Anong libro? Anong kung website yung ginamit mo? Pakiano sa website, di ka 1170 ano yung number? Okay. Sabihin mo yung pangalan ng libro, kung libro ba yan, sabihin mo kung pangalan ng page, kung saan ba yan. Para malaman natin kung saan ba talaga galing yan. Kasi maraming Catholic page. Catholic website. Anong pangalan sa Catholic website mo? Kasi marami po kaming Catholic website. A Brief History of the Rosary, a Catholic website. Anong pangalan? Tingnan natin. May sa ano yan? Ang tanong ko lang dito, bro, wag mo kaming paniwalaan na Catholic website yan kapag hindi mo yan na i-ano, anong link, isa naman anong datum ba yan, ano ba yan? Magtagal tayo. Magbasa ka lang kung anong website yan, yung Catholic blog ba yan, bro, yung halimbawa. Kumuha ko ng source na, pag sinabi ko na Adventist source ito, ano, adventist.com.ph. Releases mo, Catholic Mob. Padel Catholic Mob? About the author, Padel Willie Ribbon, CEC. Sige, Catholic Mob. Catholic Mob, o Catholic Mob. Holy Cross Family Ministry. Asa to, Catholic Mob o Catholic Mob? Dili, Mob, Mom, Mam, Catholic Mom. Mom. Ah, sige. Di, isa naman lang punto ko dito. Ang tanong ko... Sige bro. Sige bro, magtanong ka. Sige. Ang tanong ko dito... Ilibin si Binti. No? Saint Dominic, founder of Domitian Order in the early 13th century, there has long been a tradition in the church that Saint Dominic de Guzman, 1170. Ang punto ko, Anong ginawa ni Saint? Tapusin mo pagbasa. Paano na tumakuha yung punto na anong ginawa ni Saint Dominic sa 1170? Anong ginawa niya noon? Okay. Ang tanong ko dito sa website, Rosalie, when is invented? Ang sagot niya, 1170.
Ano ba to? Okay. Tama no, to? No, no, huwag mong sabihin na 1170. Hindi mo nga tinapos ang buong article na yan kung ano buong story yan. 1170, anong ginawa niya sa 1170? Ang ginawa niya, ang sinabi niya, something like founded or Domitian order in early century, that has long been a tradition in the church that Saint Dominic de Guzman, 1170 to 1221, is the source of the rosary. Siya kuno ang source of the rosary. Kaya nga, 1221. O, yan ang binanggit ko sa'yo. 1221, yan ang binanggit ko sa'yo. O, sabi yung, mo, yung kanina. Pero ang source dito, si Saint Dominic, kaya nga si Saint Dominic dahil siya po yung pinakitaan ng Mahal na Birhen. Inutosan na magdasal ka ng Santo Rosario para sa conversion of all sinners kasi at that time, marami pong mga irihi na nagkakalat sa kanilang paligid para makonvert niya yon. So magdasal ka ng Santo Rosario for the conversion of all sinners. Kaya yan po yung utos ng Mother Mary. Kung tignan mo yung laman ng Santo Rosario, o tignan mo yung laman ng Santo Rosario, mismong si Kristo ay nagbigkas noon, Our Father. Mismo ang Angel Gabriel ang sabi kay Mother Mary. Kaya ngayon sinabi ni Mother Mary sa St. Luke chapter 1 verse 48, all generation will call me blessed. Alinaw noon. Okay, amigo. It means... okay, amigo na. Oh. Yes, okay, amigo na. Palakpakan. Yes! Madali, bro! Malapit ka ng magkatoliko, bro! Tularan mo si Bimbi Matone! Parang akala po, puto na. Oh, kasi nag-uuki ka na! Alam mo ba okay. Kung ano ibig sabihin ng uuki? Kumbagay sa ano ba, bro? Kung sa chat-chat pa natin to, bro, nag-thumbs up ka na. Nag-sin ka lang ng sticker na thumbs up. Ito ang tanong. It means, inaamin mo na sa panahong first Christian, hindi pa yan inutos at inamin mo na inutos yan doon pa ni Saint Dominic, Saint Dominic 1170. Inamin mo o hindi? Sa panahon ng mga apostoles, yung sinabi ko sa'yo, sa panahon ng mga apostoles, wala mismong utos ang Panginoong Hesukristo o tagubilin, letra po letra, oral na mababasa natin sa Biblia, nag-instruction ng kanyang mga apostoles na magdasal kayo ng Santo Rosario. Walang ganon. Ang sinabi lang ng ating Panginoong Hesukristo na ipangaral mo, ipangaralin nyo, preach the gospel to all nation. That's why yung sinabi ni Mother Mary kay Saint Dominic, preach my salter. Kaya nga nagdasal kami ng Santo Rosario para ka na rin nagbasa ng Biblia at para ka na rin nagpipreach noon. Okay. Di ba yung mga laman ng Santo Rosario sinabi ko sa iyo, sa loob ng Biblia, mga laman ng Santo Rosario. Next question. Kay sinabi mo na para ka nang nagbasa ng gospel, tutuloy bro, sandali lang ha. Okay. Bro, pagpasensyahan na muna bro, medyo Tagalog tayo ngayon bro, antoson lang sa natunik, kaya ako gagalison-lison sa doon. Pero at least nga, para alang-alang na rin sa ating mga viewers bro ha. O sige, huwag kang mag-alala bro, minsan lang naman to. Hindi naman tayo ano. Amigo, sino bang sinabihan mo na? Marami bro, marami bro, kasi maraming nag-PPM talaga sa akin. Ang ganda ng live mo, hindi ako nakakaintindi Bisaya. Ay, paano ko naman, mostly kasi sa ano, sa mga followers ko, puro Bisaya, lalong-lalo na ikaw. Paano, alangan naman kasi mag-adjust ako sa mga Tagalog, kaya sinabi minsan ko sa live, kung may Tagalog mag-comment, magandang gabi po, magsabi lang po kayo. Mag-ingay. Ano ganun? Okay. Dere, amigo, sabi mo na kapag mag-rosary ka, para ka nang nagpapasa ng gospel. Totoo ba to? Yes. Oh, kasi yung mga laman ng rosaryo, nasa gospel yun. Biblical basis yun. Pwede ba natin tawagin ang pag-rosary na gospel po yun? Ha? Pwede ba natin tawagin ang rosary na gospel po? Hindi natin matatawag ang rosary na gospel yan dahil hindi naman ebanghelyo. Yung laman lang niya nasa ebanghelyo. Iba yung ebanghelyo at iba yung, halimbawa, magkot ka ng
ng ano, ng laman ng ebanghelyo at saka i-post mo sa Facebook mo, matatawag mo ba na gospel na yung Facebook mo? O, laman ng gospel yan. O, anong pinost mo? The gospel of the Lord. O, kaya nga, mag-post ka, the gospel of the Lord. O, yung ganon. Pag sinabi mong magdasal ka ng Santo Rosario, kakibat na po sa loob nun ang gospel ni Kristo. Kasi mostly po, sa mga laman ng Santo Rosario, nasa New Testament yan. It means, hindi nyo inamin na gospel ang Rosary. Nasa loob ang, yung ani-ani ha, ganito ha. Yung Rosario, nasa loob po ang Biblia, hindi po yung sinabi ng pastor nyo na saan sa Biblia yung Rosario. Maling tanong yun. Di ba? Maling tanong dahil sandali lang ha. Ganito, lilinawan ko yan. Yung Biblia nasa loob ng Rosario. Hindi yung Rosario ay loob mo sa Biblia. Kasi mostly po, laman ng Rosario sa Biblia galing yun. Oh. Okay, ang tanong ko, matatawag bang gospel ang Rosary? Ang laman niya, gospel. Ang laman niya, gospel. Pero hindi ko ibig sabihin, hindi naman tinawag na itong Rosario, gospel ito ha. Ito na yung ebanghelyo natin ngayon. Ito yung gospel talaga na unlike sa Biblia. No, mali yun. Rosario, devotion yun. Na yung mga laman nasa gospel. Devotion, you know what is devotion means? Ano ba ang Rosary, amigo? Doktrina, teaching. Ano ba 'to? Devotion. Ito, hindi po 'yan, hindi po 'yan na hindi po 'yan tinatawag natin na ganito, bro. Ha? Hindi po 'yan tinatawag natin na kung bagay sa Katoliko, defeated talaga na 'yan mo, sundin mo 'yan kapag hindi ka magrosaryo sa isang bisis, ikaw po 'yung nagkasalang mortal. That is devotion. Pag sinabi mong devotion, magdasal ka sa mahal na birin at kay Kristo. Kung halimbawa, brad, hindi ako nakapagdasal ilang buwan na, okay 'yun, wala namang problema, nasa sayo 'yan. Devotion kasi 'yan. Ang rosaryo po, galing po 'yan sa salitang Latin rosarum. Ibig sabihin, roses, bulaklak na rosas, yan. Okay, kapatid, Louis Ikik, ako asa, basahin ko ito. Bakit nagtawa? Yan bang turo or anong reliyon mo? Tawa. Hindi naman tawa na jaga-jaga or ano, bully. Nagtawa lang dahil sa Tagalog natin, ang hirap mag-Tagalog dito. Ang hirap. Yan. Mahirap, bro. Yan ang tinawanan ko. Hindi naman si Amigong Gapo. Bro, ang gusto siguro niya kasi, sabi ni John Guanabo, ang gusto niya, bro, the gospel according to the Holy Rosary. Iba yung ibang usapan na yan. Okay, amigo. Yung rosary, ano pang tawag yun? Doktrina ng Katoliko o hindi doktrina? Devotion. Devotion. Kapag doktrina, sinabi natin katuruan. So, pag tinuro ng simbahan yan, pero not all doctrine na dipide ha. Kapag sinabi natin dipide, ibig sabihin po sa dipide, hindi na yan pwedeng mababago pa. Kahit Santo Papa ka pa, hindi na yan pwedeng mababago yan. Pag doctrine, of course, pag sinabi natin katuruan, turo ng simbahang Katolika. Paano magpasok si Firbin? Gusto mong pumasok? Sige. Okay, follow up na tanong. Sabi mo, katuruan yun ng simbahan. Pero ang rosary. Hindi naman ibig sabihin na pursigido kang magrosaryo ka. Na pag hindi ka nagrosaryo, ay ibig ko ba sabihin na pag hindi ka nagrosaryo, ikaw po ay nagkasalang mortal. Wala sa simbahan niyan. Kami inutosan kami ng simbahan na magdasal ng Santo Rosario araw-araw para alang-alang na rin sa mga makasalanan to convert the conversion of sinners at saka yung mga diablo takot noon. At saka okay. Maraming patutisyo itong rosaryo namin dahil yung panalangin namin ng rosaryo hindi lang po para sa amin, kundi for the whole world. Alam mo, bro, meron akong nakitang, I don't know, bro, bigyan ko na sana yung komentaryo.
dasal lang Seventh Day Adventist sa kanilang, I don't know kung ano ba yon, Bible study ba yun, o basta prayer siya. Salamat Panginoon na kayo po'y mabuti sa amin. Panginoon, sa araw na ito, maraming salamat sa aming mga kapatid. Laging nagpapasalamat ang mga Seventh Day Adventist. Aba, ayos yun. Lagi kayong nagpapasalamat sa dasal nyo. Salamat kapatid. Salamat Panginoon na binigyan nyo kami ng ganitong buhay. Alam, iba talaga no. Pero yung Katoliko bro, sa M-team lang yung nagdasal sa gilid bro. Ah, anong dasal ng Panginoon? Ah, anong dasal ng Katoliko? Have mercy on us and on the whole world. Diba yung sinabi ni Kristo sa parabol? Kanino natutuwa yung Panginoon sa dasal ng... yung collect tax collector na nagsasabi doon sa gilid, Lord, remember us as a sinner. Yung parisyo nagdasal sa loob, Panginoon, salamat po dahil ako po'y hindi greedy. Ako po'y, usos na po naman oo. Parang wala kayong pagkakaiba doon sa ano. Hindi ka pa magdasal, hindi ka ba magpasalamat sa iyong pagdasal? Normal yan, bro. Bakit questionin mo ang dasal na magpasalamat? Salamat sa Panginoon. Lagi. Ito, ganito, bro. Sa Katoliko, bro, sa Katoliko, mayroon kaming pasalamat. Pero hindi naman always na natatapos na lang yung dasal mo. Salamat ka na rin ng salamat. Iba yun. Hindi mo lang alam ang aming pagdadasal. Hindi lang pasalamat. Hingi rin. Panginoon, salamat sa 10%, Panginoon. Panginoon, salamat sa pagiro, Panginoon. Wala nang nalas yan. Parang kang bata yan. Huwag ganyan. Dito tayo. Hindi ba matuturing good news ang devotion or ang katuruan ng rosary? Sabi mo, hindi. Ang tanong ko, ano ba ang definition ng gospel? Ano? Sa pagkaintindi mo, ano ba ang definition ng gospel? Kaya sabi mo, hindi katuruan ang hindi gospel ang rosary. Hindi ba? Pag sinabi nating gospel, ano, bro, para sa inyo, bro, yung Seventh Adventist, bro, ano ba yung, kwan, bro, ano ba yung pagkakaintindi nyo sa gospel talaga, bro? Kasi gumagamit kayo ng gospel, di ba? Nagtanong ka ako, kasi ano kapag sinasabi natin gospel, bro, that is, meaning to say, good news yan or story. Diba? Translating to ecclesiastical. Kaya nga sinasabi natin in Latin, bona annuntiato. Oh, or bono sa nuntios. Ibig sabihin, evangelium. Sa Greek yan, evangelion. In English, good news. Oh, kwa nyo. Yan po yung gospel. Excuse me, bro. Mayroon dito nag-commento. Hoy, mga bisdak, mataas lang inyong garbo. Pag binisaya mo, maura na inyong ka-internuhan. Wag, program yan. Kinsa ba ni, si Ilan mukha makala. Alam mo, hindi mo si kapapasok mo lang siguro. Kaya nagtatagalog po si Bro Eugene po. Kasi hindi lang ikaw ang nanonood sa live niya. At saka para makarating ito, maintindihan din to sa taga Maynila na Tagalog na hindi makaintindi po. Yan. Huwag kang makisarili kasi hindi lang ito para sa'yo ang programang ito, kundi para po sa lahat ng tao. Matagalog, ma-English, o mag-isa. Kahit pinapanood nga to sa ibang bansa eh, kaya yung live ni Bro Eugene eh. Kaya Ilan Makula, huwag makasarili. Nahirapan kami magtagalog dito para lang nationwide tong programa ni Amigong Gapo. Ikaw, hindi pinagsalitaan mo si ang programa. Ma-inferno daw. Paano ba ma-inferno? Kasalanan bang magbisaya? Eh, mortal na ba pang bibisaya? Sino ba yun? Baka si paring Gapo sa sunod na taon, marunong ng marunong. Dahil exploring na yan, exploring yon ang pagtatagalog, exploring yan sa atin na
sa atin. Wala namang masama dyan. Okay, amigo. Dito tayo. Ah, balikan ko, hindi ba matuturi na teaching or ang teaching ba hindi matuturi na doctrine? Or inamin mo ba na ang rosary teaching yan o hindi teaching ng Romano Katoliko? Sino bang tinatanong mo, bro? Si Brad Monolito? Ikaw lang, ikaw lang. Ah, teaching yan. Katuruan ng simbahan niya, tinuturo nga magdasal kayo. Pero hindi naman ibig sabihin na porsigido kayo na ibig sabihin na magkasala ka ng mortal kapag hindi ka nagrosaryo. Kasi devotion yan. Kung teaching yan, nasaan ang bilong yan? Teaching ba? Tinuro ng simbahan, tinuro na magrosaryo kayo. Diba? Devotion ba? Yung mga devotion prayer, tinuro ng simbahan yan. So, masibas teaching. Pero tawag nito na yung may, halimbawa, kagaya sa mga Sunday, yung mga Sunday obligation na nagkasala ka ng mortal kapag ikaw po hindi nagsimba sa isang linggo na walang dahilan, walang kwan, di ba? Okay. Ilan bang klase ang teaching ng gospel sa pagkaintindin mo? Ano bang ipahiwatig mo na? Kasi kapag teaching, maraming teaching dyan sa gospel. Ano bang sa sabat? Sabat? Ano ba sabat? Ano sabat? Pangunahan ang tanong ko. Ang gospel, definition, good news yan. Then, ilan bang klase ang gospel? Merong gospel, American ko na lang, merong gospel na good news, meron din gospel na bad news. Ang rosary, nasaan na bilong? Sa good news at sa, or sa bad news? Good news yan, dahil yung sinabi ko sa iyo, yung good news, nasa loob po ng rosaryo. Hindi ibig sabihin na nagdasal ka ng Our Father ka dyan, bad news na yan. Si Kristo mismo gumawa sa prayer na yan, that is, ang tawag nito, powerful prayer, very powerful prayer po yung Our Father. Ang tanong ko, kung good news niyan, pwede yung matuturi na gospel din. Ano ba? Ang laman po ng rosaryo ay good news kasi nasa gospel, nasa gospel yan. Pero hindi mo matuturi na gospel na yan kasi nasa kasi yung gospel na yan nasa rosaryo. Devotion yan, di ba? Halimbawa, bro, yung gospel mo, bro, yung gospel sa Biblia, pinipicturean mo at pinost mo dun sa Facebook, ibig bagay sabihin yung Facebook mo, gospel na rin. The gospel of Facebook, anon? Ang buong termino, buong meaning ng gospel, good news. Namimilit. I-accept, Ragod. Paki-accept ko. Sige, ramang kag-request din mo. Sige. Means, lahat ng katuruan, basta good news, part yan sa gospel. Basta good news from the Bible. Ano ba? So, hindi ibig sabihin na yung rosaryo, yan na po yung gospel namin. Part lang sa gospel. Yung rosaryo namin, tama. May mga laman sa yung laman kasi, bro, sa rosaryo, bro, ang laman galing sa gospel yan. Pero hindi ibig sabihin na yung rosaryo ay nagiging gospel na rin. Eh nga, yung ibig kong sabihin, kapag ba'y nag-post ka ng, halimbawa, yung Our Father, na i-post mo sa Facebook mo, sabihin ko ba, the gospel of Facebook, according to that, ganon. Okay. Aba, ibang klase na yun. Sino ba ang nag-represent ng gospel? Nagdala ng gospel? Pwede. Nagdala? Ko na lang, kung maintindihan mo. I-direct ko na lang. Ikaw na nagsalita at nag-preach ng gospel, matuturi ka ba namin na gospel din? Hindi. Preacher lang kami. Kumbaga ganon. Preacher lang kami. Tagadala ng good news. Hindi ibig sabihin kami na yung good news. Tagadala lang.
Hindi, halimbawa, ikaw, nagpreach ka ng gospel doon sa kapitbahay mo. Binasa mo yung gospel ni St. Luke. Sabi mo, yan. Ibig bagay sabihin, ikaw na po yung gospel. Okay. Sa loob ng katuruan, sa sense of katuruan ng Rosary. Bro, balik okay. Tayo sa issue, bro. Ito kasi yung issue, bro. Alam nyo, itong si Dan Maasin, bro. Baka siguro, bro, sa susunod na episode natin, tatakol natin tong Holy Rosary, bro. Kasi yung caption ko kasi, bro, yung pare, yung si Roger Goyo, alam mo yon, naging pastor ng Seventh Day Adventist. Bad news ang rosaryo kasi ang rosaryo pa ulit-ulit gustong ano ba ka naman, bootleg? Tatawa din naman ako dyan sa ginagamit nila pa ulit-ulit daw. Ano ba naman yung hindi bad news yun? I-screenshot ko yan, gawan ko yan ng reel. Paano naging bad news yung rosaryo? Sinasabing walang kapuluhang paulit-ulit. Kasi sabi ni Bootleg, pag paulit-ulit, bad news. Ibig bagay sabihin, pag magbasa ka ng Biblia paulit-ulit, bad news na yun. Hindi lahat ng paulit-ulit, bad news na. Halimbawa, paulit-ulit kang naglakad, bad news ba yun? Paulit-ulit kang kumain, bad news ba yun? Hindi. Naku naman, oo. Hindi lahat ng bad news. Hindi lahat ng paulit-ulit, bad news. Specify diba? Nga sa Bible eh. Yung walang kapuluhan. Yung araw-araw kang kumakain. Halimbawa, aga, kain ka. Tanghali, kain ka rin. Gabi, kain ka. Tatlong araw. Sa araw, tatlong bisis. Sa susunod na araw, tatlong bisis rin. Kada araw, kain ka ng kain kasi yan po routine natin bilang isang tao. Ibig bagay sabihin, bad news yun kasi araw-araw kang kumain. Okay, last na tanong before tayo babalik sa issue mo. Yung bro, kasi lilinawin natin yun bro, kasi yung kung gaano katotoo yung sinabi ni Goyo na siya po'y Catholic Pit Defender. Kasi parang na-alarma ako doon sa post ni Dan Maasin. Sa Holy Rosary po kasi bro, baka sa susunod na episode natin gabi, mag-topic tayo ng about Holy Rosary. Maganda pala yung intro mo. Holy Rosary, good. Kasi buwan ng Rosaryo ngayon. Tsaka bakit kami nagro-Rosaryo kay Mother Mary? Biblical ba itong Rosaryo? Yan po yung tackle natin na. At tsaka itong yung bakit may hawak kaming Rosary beads? Kailan galing itong Rosary beads? Sino ba gumawa ng rosary beads na ito? Gawa-gawa lang po ba ng Katoliko ito? Bakit mayroon kaming ganito? Bakit pag magdasal kami ng rosary, hawak-hawak lagi namin ng mga ganito? Bakit parang ayaw na lang namin mag-ganon ng kamay? Pag-uusapan natin yan, bro. Marami tayong pag-uusapan with regards about Santo Rosario. Kung saan galing hango salita ang rosaryo, nasa Biblia ba yan? Tama yung mga tanong mo, bro. Inutos ba ng mga apostol? Tama yung tanong mo. Sige. Yung lilinawin ko lang, bro. Gano'ng katotoo yung Catholic Faith Defender ko no siya, bro, dati nagpasto ng Seventh Adventist. Gano'ng katotoo yun, bro? Kasi sa ilang minuto, I think 17 minutes duration yung time sa video niya, wala naman akong narinig na binanggit niya na kaya ako nag-Seventh Adventist dahil ito po yung tunay na simbahang tatag ng ating Panginoong Hesukristo na dapat aaniban ng tao. Yung kanya bro, nag-Seventh Adventist ako dahil nabasa ko sa Biblia, Saturday yung araw, pahinga, hindi pala Linggo. Ganon yung kanya bro, yung naniniwala ka ba? Para sa akin, parang drama yun bro. Okay, sagutin kita. Amigong nga po, sa 17th Adventist, hindi namin pinalaking ng pinalaki ang organizational name. Nindihan mo yun, organizational name. Iba sa inyo na pinalaki ninyo ang organizational name ninyo. Sa amin, sa 17th Adventist, pinalaki namin hindi ang organizational name, kundili, kung hindi, ang katuruan, ang doktrina na nasa Biblia. Kapag Katoliko ka at hindi ka Adventist, pwede kang
mag-tudol ng katuruan ng Biblia, bisan di ka Adventist. Oh, nahirapan na. Oh, sige lang, okay lang. Yan nga yung sinabi ko sa iyo, bro, kapag mayroon kang hindi, ano, yun nga yung sabi ko sa iyo, kapag mayroon kang hindi mabanggit sa Tagalog, ibasaya mo na lang. You have to adjust it. Isan ang punto namin sa tanong mo, na bakit hindi naman pinalaki, Seventh Adventist, totoo, ang pinalaki namin, ang katuruan ng Seventh Adventist ay totoo pala, nandyan sa Biblia, sa salita ng Panginoon. At saka, hindi naman kami iubi sa mga Pangulo o sa mga church leader namin kapag taliwas na, hindi na sila, makita namin na hindi na sila susunod sa Biblia. At meron kaming power as a member na magpetition sa mga leader o mga pastor namin. Yan ang katuruan sa Seventh Adventist, from organizational back to local and local back to organizational. Yan ang power namin na Seventh Adventist, kahit local lang kami, basta makita namin ang mga pangulo namin. Local pala. Local. Yang local. Parang ordinary. Kala ko ba original, local lang pala. Kunwari, hindi mo lang naintindihan ang salitang local. Hindi bang sabihin ang local na pamunuan ng lungsod na yan, hindi na kasali sa Pilipinas. Kapag yang national, local, hindi mo lang. Huwag mong ibahin ang meaning. Yan ang punto ni Pastor Julio. Bro, nabanggit mo kasi, bro, na kayong Seventh Adventist, kaya kayo naging tunnel, dahil yung pangangaral yung nasa Biblia. Ayan. Alam mo ba, bro, itong Seventh Day Church of God in Jerusalem, Seventh Day Sanctified, nagsasabat din yan ng Sabado, at saka hindi yan kumakain ng baboy. Lahat ng doktrina ko, no, sabi niya, nasa Biblia nakabata, eh, paano naging hindi tunnel ito, bro? Na kung pagbabasa natin ay sinabi niya sa akin na yung doktrina namin, Brad, sa Biblia talaga nakabatay lahat. Nagsasabat din kami ng Sabado. Ayaw rin kami kumakain ng baboy. Bakit hindi nagiging tunay ito siyang parang ano to, hindi ba siguro doktrina ay batayan para maging tunay? Ano ito? Sino yan ang sinabi mo? Adventist o hindi Adventist? Hindi, yung may nakilala ko, bro, alam mo siguro yung siktang Church of God, Seventh Day Sanctified, yung yeah, Jerusalem, okay. May Jerusalem na kakibat. Okay. Oh, parang sila, nagsasabat din yan, bro. Hindi yan kumain ng baboy. Sabi pa niya sa akin, lahat ng doktrina namin sa Biblia nakabatay. Kayo din, lahat ng doktrina nyo sa Biblia nakabatay. Paano ko paniniwalaan ito, pareho kayong nakabatay sa Biblia at pareho kayong nagsasabat, pangalan nag-iiba lang. Maniwala ka na lang. Maniwala ka na lang sa Biblia na lahat ng sinabi sa Biblia, tunay yan. Kapag hindi kasi Good. Adventist. Okay yan, bro. Okay yan. Tunay talaga. Totoo yan. Ang ginamit din ng Biblia, bro, ginamit din yung Biblia. Pareho kayong ng Biblia na ginamit. Oh, pareho kayo, ha? Naalala mo ba yun si ano, bro? Si Ma'am Genevieve ba yun? Genevieve? O si Jinilin? Yung kano, kaharap ko sa debate, Church of God, 70 sanctified in Jerusalem yan, bro. Nagsasabat sila na Saturday, ayaw kumakain ng baboy. Tsaka lahat ng mga doktrina nila sa Biblia raw nakabatay. Sabi ko, ano ba naman to? Para kayong sabadista, kumbaga ika nga sa sabi niya. Oh, sabi niya, iba yung Sabadista sa amin, iba yung Seventh Adventist Church. Kami nagsasabat din. So paano naging hindi siya tunay sa pananaw ninyo na parihong naging Sabat? Lumalabas sa conclusion ko na hindi pala doktrina lang ang batayan para magiging tunay itong simbahan. Kasi marami pong sikta ngayon, kung babatayan, kung tatanungin mo, lahat ng mga doktrina nila nasa Biblia. Bakit hindi nagiging tunay sa mata ng paningin ninyo kung kayo yung tunay? Okay, sagutin kita. Yung kang Genevieve, Seventh Adventist Church of Jerusalem, Jacob, mayroong mga doktrina sa Biblia na salungat sa kanilang doktrina. Saan kami nagsaseparate? Saan doon, bro? Anong doktrina? Bro, alimbawa, bro, okay, itong mga upshot, yung kilala nyo upshot, sila Ariel Amores, sila si Warren Basiril, di ba, kilala nyo yun? Mga sikat-sikat din yan sa Facebook na nag-live. Sandali lang.
Oh. Bakit hindi niyo ito tinuturing na tunay? Kasi pare-pareho din yan. Pag sasabihan niyo yung mga offset, sabi niya, oh, sa Biblia, nakabate doktrina namin, mayroon sa Biblia yon. Bakit hindi naging tunay ito sa pananaw ninyo? Merong salungat. Ang paniniwala. Merong salungat. Ang doktrina niya, bro. For example, bro, dito, okay, sagutin kita. Sagutin ko kayo. Sagutin ko kayo. Sa Jacob, ang paniniwala nila, hindi namatay si Jesus sa sandi. Yan ang small idea, maliit na idea sa pagtingin ko sa kanilang doktrina. Ano, Jacob? Ano ba yan, Jacob, bro? Bagong sekta ba yan? Itong sinabi mo, Ma'am Zinibig, kasi nga natin dito. So, ibig sabihin, hindi sila naniniwala na si Kristo ay namamatay sa sandi. Yan. Nabuhay maguli sa Tagalog yan, bro, nabuhay maguli. Nabuhay sandi. Resurrection sa English. Yan ang salungat sa Biblia. At dyan kami nag-separate. Tama naman ang ibang doktrina nila, pero katulad din sa Katoliko, mayroong biblical concept na Trinity. Pero sa ngayon, mayroong butas ang Trinity niyo dahil namamatay pala ang pagkagad. Nasa na ang Panginoon dyan? Kung namatay, isa lang ang Panginoon. Oh, then nakikita sa tulong persona. Yan, sa Katoliko, hindi namin namin lahat mali. Dahil mayroon kaming na-appreciate sa Katoliko na doktrina. Pero hindi lang lahat sinunod. For example, Kang Ariel Amores. Dito tayo, Kang Ariel. Kang Ariel Amores, ang paniniwala niya sa lungat, sa biblical concept, sa common sense ba, sentido common. Dahil hindi siya sang-ayon sa illustration to put cross churches to illustrate the gospel. Sa amin, ang cross namin, ginagamit namin dahil gusto namin mapaniwala ng madali ang mga tao na mayroong history ang cross sa luyo. Bro, sa, kasi pareho tayong naniniwala sa Trinity, sabi mo, mayroong butas sa Trinity sa Katoliko dahil namamatay yung Diyos. Sa ngayon. Paki-explain mo, bro, paki-explain itong sa 1 Timothy chapter 4 verse 9 to 10. Ito yung Bibliang Protestante, bro. Hindi po Katoliko ito. Ayan, this is the truth and everyone should accept it. We work hard and suffer much in order that people will believe it. For our hope is in the living God who died for all. Sino ba itong living God who died for all? Sino bang God died, living, English translation sa Living Bible, oh. Sinabi dito ni San Pablo, for our hope is in the living God who died for all, and particularly for those who have accepted His salvation. Yung living God who died, sino ba itong living God who died? Sa pagkaintindi natin dyan, mayroon namang nakita natin na namamatay ang Christ na inaccept natin na God. Pero sa konsepto, hindi namamatay ang pagkagad. Dahil makita mo sa Philippians. Translate natin to bro, sa Bisaya, ang Diyos namatay alang nato. Ang Diyos namatay alang nato. Ana nga konsepto. Normal naman yan, pero saan ang butas na sinasabi mo doon? Butas yan dahil hindi Diyos namatay para sa atin. Hindi mamamatay ang pagkagad, ang Panginoon, ang God. Bro, paano ba mamamatay? Kung mamamatay, common sense, use your common sense. Kung mamamatay man yan,
bakit pa siya nagkatao? Ano bang pagkatao? So, ayan yung issue, bro. Maniniwala lang ako doon sa isang guyo na yon. Baka'y magiging buyo na yon. Bala. Maniniwala lang ako kay Buyo. Buyo, yung si Tatang Guyo, na siya po si FD, kapag nasabi niya sa kanyang testimony na ito yung chapter niya, si ano yung spiritual director niya, dati sa CFD siya, ito yung president niya, doon sa parokya sa Bilong, yung gano'n, maniniwala lang ako, bro. Pero kung wala, bro, wala talaga, bro. Okay. Mahirap na. Pero tuloy mo rin explanation with regards about God. God. Sige, sige. Don, alikan natin si Guyo. Sa sinabi mo, hindi mo ba nakita na pinapasok siya sa kapilya ng kanyang grupo? Gusto ming makinig sa iyo, paano ka na Adventist? Dahil sport ang mga CFD doon. Yung time na yun, hindi pa na dibrinwas na... Dapat bro, na gano'n siya bro. Nagkaroon siya ng video, binibideo niya. O, oh, pumasok ako ha. Alam mo, hindi pa usong video sa year of 2000 pataas. Dahil... 2000 pataas? Meron na yan! Meron na yan! Meron na akong video, 2015 pa nga, meron na akong video eh. Oh, hindi pa... high pitch ang mga tao doon, wala pang cellphone. So wala pang ibig mong sabihin, wala pang cellphone na may video. Meron akong kita. Okay, for example sa akin, meron akong dinati sa Bohol, Tagbilaran. Ilang engine to Bohol ang modelito. Si Nasi Ito, si Edgar. Edgar yung partner ni Darwin. At saka, nagbidyo-bidyo sila sa aming mga dinati. Dalawang dinati. Pero hindi nila pinupost, hindi po nakin mapost, kaya dahil wala pa akong original na cellphone sa 2015. O, 2015. Well, at that time, wala pa siguro, hindi pa siguro sikat yung Facebook at that time sa 2015, ano? Meron na. Hindi lahat na tao maka-access ng Facebook dahil hindi lahat tao. Hindi lahat ng tao noon ay, kasi bro, sa 2015 bro, mostly kasi, pag mag-access ka ng Facebook, doon ka pa sa internetan. Yun ba may hulog-hulog na 5? Yun. Kasi yung at 2015, mayroong mga cellphone na touchscreen noon, pero masyadong mahal. Hindi pa gaanong kaya sa bulsa natin. Alika natin ang... Tama. Yan ang tanong mo. Kung gusto mo nga, siguro na si FG Badjud, si Pastor, nag-aaral naman yun sa... ispak din sa para magpastor. Kung gusto mo, gidahin ni siya og perso- bro, gusto ka bang magpersonal tayo si Jason na Dos Pueblos. Ito bro, sa ano sa Davao ba yata ito? Masyado pong malayo yung Davao to Zamboanga. So in the first place, ikaw yung naghamon, di ka pupunta dito. O haharapin kita. Pero kung gusto mo ng yung safety, kahit ulan, nandun ka sa bahay, ay online debate na tayo. O ito si Daigo, bakanti po ito yung Facebook page na, doon tayo, para walang bias. O, para naman magiging ano ka. O si Daigo, kunetin mo dito yan, kahit magbias yan sa akin, walang problema yan. Kahit pa magkampi pa yan sa'yo, walang problema sa akin yan, matutuloy yan debate. Yung gusto mo personal, ano, okay sana, kaso layo mo. Paano yan? Davao to Zamboanga. Aabot pa tayo ng dalawang araw niyan. Biyahe. Okay. Balikan natin ang Panginoon. Panginoon. Ipo-propose ko sa iyo na baka pwede natin discussan through friendly dialogue or friendly debate na hindi tayo maka magawas-gawas topic. Patunayan ko na ang Panginoon hindi mamatay. Ang pagkagad. Pero wala namang kumukontra. No, wala namang kumukontra sa tema mong sinabi mo na patunayan mo na ang pagka-Diyos ng Kristo ay hindi namamatay. Kasi hindi naman ang pina yung namatay ang pagka-Diyos. Immortal yan, bro. Bro, immortal yan. Immortal. Immortal. Hindi yung nakikita ng patihuna namatay ang Diyos. Hindi po yung pagka-Diyos po ang namatay. Bakit meron pa kayong teksto na pinigil sa Timoteo 4:19? Yan nga, sinabi ni San Pablo, di ba? God died for all of us. Malinaw yan.
Ang Diyos na mamatay alang-alang sa atin. Sino ba yung Diyos na namamatay? Second divine person of the Blessed Trinity who died for all of us. Ano ba yan? Literal ba yung namamatay ang Diyos? Oo! Oh, dahil kapag hindi yan literal, figurative yan, gaya ng paniniwala si iba, ano ba ginagawa ni Kristo doon sa Kalbaryo? Shooting? Pagkatapos na nangyari, sabihin na lang, Derek, okay na po, lahat. Wala po. Real talaga si Kristo'y pinako. Real talaga siya po talagang namamatay. Hmm. Yan, gusto ko lang ninawin, bro. Gusto ko lang ninawin, bro. Kasi nakuha ko dun sa punto mo na parang, ang para sa iyo, parang naniniwala kami mga Katoliko na namatay, ang Diyos ang namatay, yung pagka-Diyos ang namatay. Hindi po. Hindi po namatay ang pagka-Diyos. Wala po sa amin. Bakit magkasalungat kayo? Ha? Bakit magkasalungat kayo? Saan doon ang nagkasalungat po? Saan doon? Ah, sa safety si mo? Hindi. Yung dalawa nagkasalungat, sabi mo, sabi sa isa, hindi mamatay ang pagkagad. Sabi mo yun din, mamatay. Hindi naman yung ibig sabihin ko na nature. Kasi ang nature po, hindi po mamamatay ang nature. Oh, pero ang pagka-Diyos na ni Kristo, hindi po namamatay. Yung kanyang pagka-persona lang po, yung who, sino ba yung nag-act? Oh. Kaya mali okay. yung unawa ninyo na namatay ang pagka-Diyos ang namatay, hindi po. Yeah. Oh, ito bro, meron pala tayong ano, si dating huwad na mga ngaral ito, ngayon nagkatoliko na. Sige. Yan ang gusto kong mangyari. Hindi yung... alam nyo bro, itong si Daig, sayang naman. Bro, magkatoliko ka na! Ano ba? Wala akong nakitang rason na magkatoliko ako based on Bible. Yan ang... alam mo bro, tama naman bro. Bro, tama naman bro kapag magkatoliko ka bro, lahat ng mga siguro. Ano ba nga ulit trabaho mo ngayon, bro? Personal na 'yon. Mm. Baka si nagtataka nga ako sa inyo eh. Hindi naman kayo, wala naman siguro kayong malalaking business. Wala naman siguro kayong hindi naman siguro kayo nagtatrabaho sa government. Bakit may laptop kayo? 'Di ba? Kamahal-mahal ang laptop. Sa simbahang Katolika po, kapag magbalik loob ka sa simbahang Katolika, lahat na laptop mo, wala kang matatanggap. Mag-aral ka, voluntaryo yan. Pero okay yan sa... Kung, ha? wag mong usapan ang personal ko, baka mahiya ka kapag malaman. Kasi bro, kasi ganito kasi yan bro. Siguro, baka nawiwili ka sa mga laptop mo, sa mga ano mo, kasi sa Katoliko, hindi ka nabibigyan nun eh, pag magkatoliko ka. Pero bro, hindi naman kami namimilit bro. Nasa sayo yan. According to St. Bernadette bro, my job is to inform, not to convince you. Bahala ka na. Ano bang akala mo meron ako mga sponsor? At saka, nakikingi ako ng mga sponsor sa mga Adventist? Sabi, ukitan mo ang buong pagkatao ko kung meron ganyan. Wag nang magroting kayo. Sige bro. Tuloy sa isyo, Iwan ko muna kayo dyan ha, kasi babalik ako sandali lang, mag-CR muna ako. Okay. Sige bro, pwede po ba magtanong po ako sa'yo bro? Pwede po ba ako magtanong? Okay. Bro, anong po bang pangalan? Ano ba, inborn SD ka ba or dati kang Katoliko? Hindi ako inborn SD at saka katunayan yun, hindi, bago pang na-convert sa Adventist ang libutid kong ama sa Adventist. At saka, ang birth certificate ko, Roman Catholic pa. Hindi naman tali matchins yun o matchins pa. Yung ibig sabihin, nabinyag ang kabilang Katoliko ko. Sabi nila, hindi ko alam, bata pa ko. Sige, yung tanong mo na hindi na matchins yung birth certificate mo, matchins ba yun? Yun po, pero mahabang na proseso. Okay. Pero ano bang dahilan kung bakit napaniwala ka sa sikta yan? Wala namang napaniwala sa akin na tao. Nagbasa lang ako ng Biblia, nag-comparison sa lahat ng religion dahil gusto ko po ang malaman na ano bang doktrina sa born again, sa Katolik mismo, sa yan ang study ko kung bakit
kung bakit nag-abintis ako dahil wala nang makikita kong buslot dito, ah. wala nang sa tingin ko at sa alam ko sa aking pag-aaral personal, nakikita ko ang katotohanan sa Seventh-day Adventist, sa doktrinan, sa doktrina. Yan ang sagot ko. Nung sa Katoliko ka pa, may time ka pa na pinag-aralan mo din ang simbahang Katoliko? Merong time. Gaano po kadalas nung ikaw ay naging Katoliko? Gaano ka po nagkadalas na pinag-aralan mo yung doktrina ng Katoliko? At gaano din kadalas yung time na pinag-aralan mo yung doktrina ng SDA? Bago ka nag-SDA? Bago ko nag-SDA, sabihan ko sa iyo, sa Katoliko pa ako, to be honest, ang practices ng lula ko, mangaji, lisura mo ng Tagalog, mangaji, kung naamoy dibutid, kung meron mang dibutid na Katoliko na makikita ko ngayon, mas dibutid ang lula at lulo ko dahil 6 p.m., 12 p.m., 6 a.m., mag-devotion yan ang Rosary. 7 times, o, 7 libot. Libot-libot man. No? 7 na balik-balik. At saka, ang na remember ko, kasama kami lahat magluhod. O, kapoy gali usahay. Kanang hirap gali usahay kay usahay. Kanang dugay kay human. Matagal. Pero, pag-Rosary sacrifice yun talaga yan. Sige. Patuloy pa. Yan ang nalakihan ko na debuted ang aking mga lulo. Then, sa pagsamba, merong katuruan ang church. Kauna, itong pan nga lawas ni Kristo. Then, ganyan. Pero sa terms sa CFD, katuruan ng CFD, hindi naman ako nagkapag discuss or nakapag atin ng seminar sa CFD na mag sa mga lecture pa sa CFD. Hindi naman. Okay po. Base dun sa nakita mo sa nanay, sa lula mo na sinasabi mong devoted ito, pinag-aralan mo ba yun kung bakit sila naging devoted? Pinag-aralan. O sa nakita mo, sa resulta ng pag-aaral mo po, saan sila nagkamali? Kung nagkamali man para sa'yo. Sa kanilang pagka-devoted, walang nakita ko nga pagkamali sa kanila. Nasaan naman yun? Sige, ibig sabihin, wala kang problema doon. Sa pagdarasal nila, wala namang problema. Hindi naman problema yun dahil yung ang paniniwala nila, nirespeto ko yun na paniniwala nila sa pagdarasal. Walang problema. Ibig ko sabihin, wala ka dong problema dun sa ginagawa ng lula mo, na sabi mo kasama ka pa dun. Ang tanong ko dito, saan po kayo nagka-problema sa Katoliko? Bakit po kayo naniniwala dun sa SD na inaanohan mo ngayon? Kasi hindi naman siguro po, lilipat ka dun sa kung talagang kontento ka na sa dyan sa pagiging Katoliko mo dati, di ba? Okay, sinabi ko na walang problema ang pagdarasal sa aking mga lola at lolo dahil yan ang paniniwala nila sa pagkaila pagkaila sa Panginoon na practices. Hindi pa sila nakapag-aral sa Bible, hindi pa sila, kaya sabi nila, huwag mong basahin yan dahil makabuang na. Ang merong Biblia siya sa altar, hindi binasa dahil yan ang katuruan sa mga unang Katoliko na pare or anong katuruan. Excuse me bro. Maputol muna kita dyan sa sinasabi mo, ha. Kaliwanag ko lang po sa'yo. Ang Biblia po, pinoproduce po yan, hindi para hindi basahin. Kaya nga pinoproduce po yan, eh. Kaya na ginawa niya ang translation, may translation ng Bisaya, may translation ng English, para naman po, madaling mabasa. Alam mo yung sinasabi mong, huwag mong basahin dahil mababaliw ka dun.
nung kapanahonan pa yan, bro, na wala pang translation kasi yung unang dumating ng na Biblia dito sa Pilipinas ay Spanish pa po. Wala po nakakaintindi doon. Pero yung sinasabi mo, basahin yan. Tama daw, tama. Huwag mong basahin yan para interpretin mo ng sarili mo dahil may teaching authority po kami diyan sa Bible na yan para sa akalaan mo. Parang Iglesia ni Cristo. Hindi hinayaan ang membro na magbasa. Iba rin yun, iba rin yun. Kasi ang ipapasa ng Iglesia ni Cristo, iba rin, hindi natin itatakol yan kasi hindi natin labas na yun. Yung sa akin lang. Kung sa akin po, ang Biblia po, hindi mo ba napansin mayroon ng English translation, mayroon na galing Spanish sagutin siya kadiretso, ang Bible lang lula ko, hindi naman English, hindi naman Spanish. Bisaya, okay, Bisaya okay. Naman. Okay po, ikaw, pag ganito kasi, kasi dati, siguro, sa panahon ng mga kalulalulahan mo, tanging pari lang po ang nag-preach. Kasi hindi pa po masyadong nag-speed noon yung mga tinatawag natin si CFD ngayon. Ibig sabihin, hindi ka papabasa doon sa Biblia kasi hindi mo talaga maintindihan kung wala kang magpapaliwanag sa'yo. Nung kapanahon na ng lola mo, wala pang magpapaliwanag sa'yo kasi po, yung siguro, yung time ng pare, nasa misa lang nakapokus, wala pong tulad ngayon na mayroon na pong mga CFD na nagpapaliwanag, tumutulong sa mga pare, nagpapaliwanag sa Bible. Kaya nga kami, nag-i-encourage ng simbahan ngayon eh. Walang turo ang simbahan namin na hindi magbasa ng Biblia, kundi magbasa kami ng Biblia, ini-encourage kami ng simbahan na ipabasa ang Biblia. It means sa sinabi mo na hindi pwede magbasa ang isang Katoliko kapag hindi tinuruan o walang magtuturo na CFD. Mali po yun. Pwede kang magbasa, pero hindi mo pwedeng intindihin mo sa sarili mo. Kasi may teaching authority po kami. Kung anong tituro ng simbahan, yun po ang susundin namin. Alam mo, lahat kami, ako, kahit ako magbasa ako, pwede akong mag-interpret sa binasa ko eh. Pero hindi ko rin alam kung yung interpretation ng binasa ko, itama. Okay. Kaya nga ako sumasandal dun sa simbahan namin, kasi ang simbahan namin, yun ang may teaching authority, magpapaliwanag sa binasa namin. Kaya okay, alam mo. Okay. Okay, huwag mo ang silmunan dyan dahil irespeto ko yan ang idea mo, pero... Papaliwanag lang po ako, hindi po sir. Okay. Irespeto ko yan, pero sa konsepto ko, maintindihan ang Biblia sa lahat ng magbabasa kahit walang magtuturo. Dahil, disin sa akin, pinag-aral ako para makaintindi ng gagamat, paano magbasa. Kung sa pagsusulat, mayroong introduction, conclusion, at saka body. Yan. Then, kami, ako, nag-sponsor ako ng Biblia, binigay ko kung kusa, hindi ko in-speak na mag-adventist siya, pero gusto ko na malaman niya ang katotohanan pero pagbasa ng Biblia. Yan ang konsepto ko. Wala namang problema kung saan siya pumunta, pero kung siya nag-aaral ng mabuti sa konsepto ko, makapunta siya sa pagka-Adventist dahil merong mga katuruan dyan na dinala ng Adventist. Diyan ko na nahimong Adventist dahil nakita ko ang mga katuruan sa Biblia na hindi na kailangan merong mag-interpreter dahil Bisaya yun. Bisaya. Translate dali pag Bisaya para masabtan. Kinahanglan pala i-interpreter sa laing mga tao. Pero naalay mga tao nga, ako, I tell you truly, deep in my sense, ako, makinig ako noon pa sa lahat ng nag-aaral ng Biblia, nagpangaral sa Katoliko, sa Board Again, sa lahat. At hindi lang nagkinig ako din kinukumpel ang lahat. Then, hindi lang kinukumpel ko, kundi nag-aaral din ako mismo, personal, kung ano ang tama sa kanilang mga sinabi. Dahil iba-iba ang mga paniniwala at sinasabi sa iba't ibang pastor. Dahil sa alam ko, ang religion nagawang big business yan sa ating sanlibutan. Pero hindi ko naman inagins ang mga katuruan ng good news nila.
Pero ang bad news, dahil maraming tao na nag-aral ng libro para gusto nila na ining na sila ay pundasyon sa ilang paniniwala, then ang iba na yun, dili na dawaton, kontra na silang gusto. That's wrong. Yan ang paliwanag ko, kapatid. Ah, sige. Ah, ganito kasi, ano ko kasi dun sa paliwanag mo, mahaba-haba magkonti, pero nakuha ko yung punto mo na ang ibig mong pang sabihin, base lang sa pagbabasa mo, hindi na ka kailangan tuturuan. Bro, kahit saan ka pupunta, bro, kaya nga tayo nag-aaral eh. Sabi mo, binanggit mo, nag-aaral ka, kaya natutukan mo ka sa... Nag-aaral. Nung natutukan nagbasa ng English, pinabasa ka ng English ng teacher natin, di ba? Pinabasa kita sa English, lalo na sa topic, na, sa aral, sa lesson na, sa araw na ito. Pero, bro, maintindihan mo ba yung sinasabi ng teacher kung hindi magpapaliwanag yung teacher? Di ba? Kailangan natin ng paliwanag ng teacher para yung binabasa natin na aklat dun sa eskwelahan, maintindihan natin. Kasi kung lahat na binasa natin sa eskwelahan, kaya pala nating intindihin yun, hindi na tayo kailangan ng teacher, hindi na tayo kailangan ng magtuturo. Ganun din sa church, bro. Yung binasa natin Biblia, bro, hindi kailangan na tayo mismo ang mag-interpret. Sa tingin ko, iba yun. Dahil ang purpose educational para ma-wide, ma-matured ka sa pag-intindi ng mga aklat sa educational purposes. Kung gusto mo nang mag-aral pagka-doktor at saka sa college, kung alamin mo natin, sa college, hindi na, ang ibang instructor, hindi na magpapaliwanag ng marami. Ikaw na mismo, pabasahin ang topic na yan, then ikaw na itanungin, ikaw na mag-presental, ikaw na mag-report, kaya daily na kayo sila mag-explain, gamay na lang kayo ng instructor mag-explain sa college tungod kay nakita nila nga matured na ni pag-intindi kung saan nila makuha. For example, sa atin ngayon, kung hindi mo maintindihan, magduda ka sa translation, mayroon ng high pitch na. Pumunta ka sa Greek, makita na din nimo kung anong word to, paano nila ginagamit, anong practices to. Iba sa iyong sinabi, dahil ang aral, turuan ka kung bata pa ka, hindi pa ka matured. Then, sa Biblia, iba naman dahil kapag makabasa ka na, tinatranslate yan dahil kung mabasa mo lahat, tinatranslate ng Bisaya para maintindihan sa mga magbabasa. Kung sa may nahitabo sa ano bang nagawa ni Lisod Magamagtagalog, kung sa may nahitabo sa Kuandron, kanang sa atong kalibutan, daghan kang relihiyon kay lain-lain na pagtudlo ang mga tao ning tuo sa ilang mga nagtudlo. Pero ang konsepto nako, kung ang tao mo tuo pa lang sa Biblia, dili mo daghan ang relihiyon kay ang matag pastor lain-lain mag kanang gitawag paliwanag, kibuloy, kay ang appointed son of God. Unya, ang iyahan kwan, gikuha niya ang emosyonal sa tao, emosyonal din para musunod, gitagaan niya kaayo, ang mga tao din alang kay mo tuon, iglesia ni Kristo, ilang gitalit nga, kining di ka mabasa sa Biblia kay dali admit ka yan sa nato nang pagtakol sa laing relihiyon bro dili na sigutan mo gud kay Kristo dito po natin ang paniniwala nila kaya hindi naman natin sila kausap hindi naman natin bro kasi iba-iba yung doktrina natin medyo bukas ulit tayo bro kasi mahaba na yung time bro at saka papalubat na rin ako bro. Sige bro. Salamat sa panahon pala. At saka sa 50 years dito sa akin. Salamat po lahat sa mga sumubay na po. At sana po, pagpalaan po tayo lahat at masama yung pagtulog tayo lahat at magdasal lang po tayo. Yun lang po. God bless sa lahat. Sige. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating programa Straight to the Point. Hanggang sa susunod muli, ito ay lang ko, Brad Eugene, po magsasabi sa inyo. Magandang gabi. God bless po. Mag-ingat po kayo lagi. Straight to the Point. Namin ni Patris, Pilito, Espiritu Sancti. Amen. Sige bro. Thank you.